Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding kay Typhoon Rolly with international name na Goni at kay Atsani, international name din po ito, na isang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Base sa ating pinakahuling animation, namataan si Typhoon Rolly sa layong 655 kilometers na lamang from Verac, Catanduanes. Taglay pa rin ito ang hangin na 215 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 265 kilometers per hour. Ito ay almost super typhoon category sa ngayon, pero hindi pa po ito super typhoon. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapansin-pansin dito sa ating animation, merong makakapal na ulap dito sa Visayas and Mindanao, associated dito dun sa trough o yung outer part nitong si Typhoon Rolly. At aasahan ng ating mga kababayan doon sa Visayas and Mindanao ang minsang malalakas na ulan at meron din kalakas ang hangin na posible magdulot ng mga pagbaha. Dito naman sa Luzon, kapansin-pansin na hindi pa directly nakaka-apekto yung spiral band nitong si Rolly. So asahan natin at some point, lalo na sa western section of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bagamat meron tayong wind signal doon na ma-indicate natin mamaya, ay makakaasa pa rin tayo ng maaraw na panahon at meron lamang mga localized thunderstorms pa. Within the next 24 hours, asahan po natin yung general movement nitong si Rolly ay west-southwest in the direction of northern part of Bicol region. So by tomorrow early morning, ay aasahan na natin yung spiral band nitong si Bagyong Rolly nakaka-apekto na dito sa parting Catanduanes, Albay, Sorsogon, even Northern Samar and Camarines provinces. Mapapansin din natin, typhoon pa rin po ito, pero we are not ruling out the possibility that within the next 12 hours or hanggang mamayang hapon ay mag-intensify ito bilang isang super typhoon. Then upon reaching close to Bicol region, ay nakikita natin na maglalaro ito from 185 to 215 kilometers per hour. So sa mga nagtatanong po kung ito ba'y magiging super typhoon pagtatama sa lupa, ay mababa pa yung chance sa ngayon. Pero mataas yung chance na magiging super typhoon ito on the way. So within 24 hours, simula November 1 ng madaling araw hanggang sa Lunes ng madaling araw, ito ay tatawid dito sa parting Bicol region sa umaga. Then inaasahan yung sentro nito pagsapit ng tanghali hanggang hapon ay tatawid, magla-landfall po dito sa may Pulilio Island as well as the rest of Northern Quezon. Then babagtasin din ito pagsapit po ng hapon hanggang gabi itong Calabar Zone, Metro Manila, napakalapit po niya sa ating sentro nitong si Rolly, Central Luzon and even parts of Ilocos Region, particularly Pangasinan and La Union. Inaasahan din na from typhoon, from November 1 hanggang November 2, typhoon pa rin po ito, pero hindi dito nakikita na posibleng mag-weaken ito ng mabilisan as a minimal typhoon. So naglalaro from 120 to 140 kilometers per hour na lang yung maximum sustained winds. Nonetheless po, magiging malakas pa rin itong si Rolly habang binabagtas po yung malaking bahagi ng Luzon. Pagsapit po ng Tuesday ng madaling araw, ay magwi-weekend pa ito dahil dun sa pagpasok ng ating amihan na malamig at medyo dry. At bilang isang severe tropical storm, that's around 545 kilometers away from Zambales. At pagsapit pa ng Wednesday ng madaling araw, ay nasa 910 kilometers ito from Central Luzon bilang isang tropical storm. Sa ngayon po ay nakataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa apat na lugar, kabilang ng Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, Albay, and Sorsogon. So asahan pa rin natin dyan hanggang 120 kilometers per hour na lakas ng hangin within the day. At dahil sila yung lalapitan directly nitong si Bagyong Rolly, ay aasahan pa natin yung pag-akyat ng wind signals sa mga nabanggit na lugar, worst case po hanggang signal number 4. Maraming lugar pa sa Luzon at part ring Visayas ang merong signal number 1. Kabilang na dyan ang Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Masbate, kabilang ang Burias and Tikaw Islands, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro kabilang ng Lubang Island, Quezon kabilang ng Polillo Islands, gayon din sa Laguna at sa Batangas. Signal number 1 din po dito sa Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, at Bataan. Signal number 1 din dito sa ilang parte pa sa Northern Luzon, kabilang ng southern portion of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, at Pangasinan. Panghuli, signal number 1 din dito sa Northern Samar, sa northern portion of Samar at northern portion of Eastern Samar, gayon din sa northern portion of Biliran. Bukod dun sa mga lugar na posibleng magkaroon ng mga bugso ng hangin, meron ding malalakas na mga hangin and eventually matataas na mga alon dito sa may parting Northern Luzon. Asahan hanggang 5 metrong taas ng mga alon sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Mabuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Isabela. Ano nga bang inaasahan natin with regards to track ni Bagyong Rolly? So kung babalikan po natin yung track na pinakita natin kanina, west-southwest yung general direction itong si Rolly ngayong araw, papunta sa sea off the coast of Bicol Region. Then as early as Sunday ng madaling araw, magliliko ito ng bahagya pa west-northwest, at yung rain bands eyewall region ito, o yung part malapit po dun sa mata, ay malapit na dito sa Catanduanes and Camarines provinces. At maaari po yung magtagal hanggang sa tanghali ng undas. Yung mata naman po ni Rolly ay nakikita natin na magiging very close dito sa Calaguas Island sa Camarines Norte sa Sunday ng hapon. And then after that, magla-landfall naman ito yung mata ni Rolly dito sa Polillo Islands at sa Northern Quezon dito sa may parting General Nacar Infanta Real area sa Sunday ng gabi. Then from Sunday ng gabi hanggang sa umaga ng Monday, November 2, ay tatawid po itong si Rolly sa mainland Luzon. Ang mga dadaanan na posible ng mata ni Rolly ay itong Quezon, pagitan ng Quezon and Aurora, itong buong Central Luzon na malapit ang Metro Manila, gayon din ang Rizal, at lalabas posible dito sa may Zambales, Pangasinan area. In terms of intensity, nandun pa rin po yung possibility na ito nga ay magiging isang super typhoon within the day. So hanggang mamayang hapon, babantayan po natin dahil ito yung possible peak na intensity na mararanasan or makikita natin with regards to Rolly. Then after niyang mag-peak, maglalaro from 185 to 215 kilometers per hour. Ito ay malakas na typhoon. By the time na ito ay malapit sa Bicol Region at mag-landfall po sa Quezon Province. And then after mag-landfall, dahil sa interaksyon sa lupa, si Rolly ay nakikita natin na magwi-weaken considerably, either as a severe tropical storm o yung mahinang typhoon, hanggang sa lumabas ito patungo sa West Philippine Sea ng Monday morning. Ano nga bang aasahan natin mga pag-ulan sa susunod na 2 araw? Ngayong Sabado, meron tayong light to moderate with at times heavy rains dito sa Central Visayas, Negros Occidental, Leyte, Southern Leyte, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, and Sulu Archipelago dahil dun sa trough or yung outer part ni Bagyong Rolly. So wala naman po tayong nakikitang senaryo na sa kanila pupunta itong bagyo. Kumbaga yung trough lang or yung outer part. Then pagsapit po ng Saturday late evening or mamayang around hating gabi, hanggang bukas buong araw ay makakaranas tayo ng heavy to intense na mga pag-ulan. Direkta mismo galing kay Rolly dito sa Bicol Region, Calabar Zone, Metro Manila, Central Zone, Marinduque, at northern portions ng Mindoro, Occidental and Oriental. So anong ibig sabihin nito, no? Ngayong umaga pa lamang, kung mapapansin siguro ng mga kababayan natin dito sa nabanggit ko na lugar, ay hindi pa direktang nakaka-apekto or maganda pa yung panahon, partly cloudy skies,
wala namang malakas na hangin, ito na po yung time natin para mag-prepare. No, kung meron po tayong mga dapat kumpunihin na sa mga parte ng bahay natin, gawin na po natin yan. Kung meron tayong mga gamit na malapit sa lupa na posibleng bahain at mabasa, ay iakyat na po natin. At kung meron tayong mga alagang halaman o alagang hayop na kailangan nating sagipin o ipasok sa ating bahay kung kinakailangan, ito na po yung time hanggang mamayang hapon. Dahil pagsapit po ng gabi, ay magiging maulap na yung kalangitan at magiging progresibo po yung mga pag-ulan at lakas ng hangin. Kaya naman, inuulit natin, posible yung mga pagbaha, posible yung pagguho ng lupa, at posible yung lahar dito sa area po ng Mayon Volcano kung magkakaroon ng patuloy na mga pag-ulan na malalakas. Magantabay po sa updates ng PAGASA, yung heavy rainfall warning natin na lagi ini-issue. Meron tayong mga thunderstorm advisories at rainfall advisories. So possible pa rin po, Tropical Cyclone Wind Signal number 4, yung pinakamataas natin na i-raise dun sa mga areas sa Bicol Region and Quezon Province na pinakamalapit or una magla-landfall itong si Bagyong Rolly. Doon naman sa mga kalapit na lugar at yung mga dadaanan pa nitong si Bagyong Rolly dito sa other parts of Calabar Zone and Bicol Region, maximum yung Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Over Metro Manila, sa mga nagtatanong po, ang forecast natin for now is up to signal number 3, pero hindi natin nirurule out yung signal number 4 kapag napanatiling malakas na typhoon itong si Bagyong Rolly pag tama dito sa Quezon. Bukod pa riyan, yung mga merong tropical cyclone wind signal from 1 to 4, meron din tayong mga strong breeze to near gale conditions doon sa area sa may norte na wala pong signal. Kabilang na dyan ang Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, and Isabela, at dahil po yan sa Amihan. Storm surge or daluyong, possible po Saturday and Sunday. So sa time na magla-landfall or malapit dito sa coastal areas ng Bicol at Quezon, ay magkakaroon, posible tayong magkaroon ng storm surge hanggang 3 metro or kasing taas po ng isang palapag na gusali sa coastal areas ng northern coast of Quezon at hanggang 2 metro naman sa Aurora, Marinduque, Bicol Region, Northern Samar, at dito pa sa natitirang bahagi or natitirang coast ng Quezon. May hanggang 2.5 meters naman po doon sa coastal areas ng San Miguel Bay sa Camarines. Coastal waters, rough to phenomenal seas doon sa malayong parte po ng baybayin natin hanggang 15 metro. Napakataas po nito. Rough to high seas naman hanggang 5 metro sa natitirang seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Eastern Visayas na walang signal at sa Caraga. Update pa rin regarding kay Tropical Depression at Sani. Ito ay nasa layong 1,620 kilometers sa silangan ng Visayas. May taglay na hangin pa rin na 55 kilometers per hour at may bugso 70 kph. Ito ay kumikilos Hilagang Kaluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita po natin na ito ay papasok ng ating PAR by tomorrow afternoon or evening. So, ibig sabihin yan, habang si Rolly ay nananalasa po dito sa Luzon, ay papasok itong si Shoni, tatawagin po natin Shoni. At yung senaryo natin, wala naman tayong nakikitang interaction between Rolly and Shoni. Mababa yung chance for a Fujiwara effect. At sa pagbilis kasi nitong si Rolly patungo sa West Philippine Sea, ay babagal naman yung pagkilos nitong si Shoni. Gayunpaman, nandun pa rin yung possibility na maging typhoon itong si Shoni base dun sa ating forecast. At nandun pa rin yung scenario na magla-landfall po ito somewhere in northern or central Luzon. At meron din chance na ito yung magre-recurve dito sa may area po ng Southern Islands of Japan. Kaya patuloy po mag-antabay sa mga updates ng PAGASA.